kinuha ko lang siya doon sa pinaglalagyan ko kasi dalawang beses niya akong tinawag. Dalawang beses siyang nagpapaliginip sa akin na magkasunod na gabi. Dahil ano si Lord kung ano talaga yung time niya sa akin. Kasi yung 8, hindi na talaga pinahiwalay sa buhay ko. Mapalabas mo ng bahay, mapaloob ng bahay. At sobrang napaka-sentimental itong bracelet na to dahil ito lang talaga din yung ipinunta ko dun sa Mount Banahaw sa Quezon Province. Ayan. So, ang punong ito, ang kahon na ito ay natatagpuan sa Mount Banahaw. Hindi ba ang galing niya? So, hindi ko din alam kasi yung kamay ko, may ano siya, may sign siya ng cross. Ayan. Ayan ko. Sign siya ng cross. Tapos, kaya siya naging sentimental value sa akin dahil nung pinuntahan namin ito, maan mo na kami doon sa tinatawag nilang kamay ni Jesus. So, ang ganda ng nangyari sa amin doon dahil nung naabot namin yung tuktok, yung pinakatuktok ng bundok na yun, na may taas na 305 steps bago mumarating yung tuktok. Nung narating namin yun guys, as in, umulan siya. Hindi naman sobrang lakas. Talagang feeling ko, binibless kami kasi kung kailan kami nakarating sa bundok, sa pinakatuktok, umulan. Yung parang saktong ambon lang na malakas naman. Nung pababa naman kami, huminto na yung ulan. Saka naman lumitaw yung napakalaking rainbow sa buong buhay ko. Yun lang ako nakita ng rainbow na sobrang lapit, sobrang laki at lahat ng colors kompleto. Yun. Tapos yung daan namin, parang dumaan kami sa kalagitnaan ng rainbow. Parang naka-cross. Crossroad na tawag doon. Pero nasa taas siya. So ganun yung nangyari. Kaya sabi ko, sobra, ang ganda ng experience ko doon sa Mount Providence na yun. So, yun lang yung aking ma-issue sa inyo about dito. Kasi, tingnan nyo naman, kakaiba siya, diba? And then, nagpapanaginip pa siya sa akin ng dalawang beses. Magkasunod na gabi, tapos ngayon na kinuha ko naman. Ito pa, may 3 pa siya. May 8 pa. Kahit ang galaw mo dyan. So, sana huwag tayong makalimot na tawagin ang ating pinakamakapangyarihan sa lahat. Huwag pong makalimot magdasal sa kanya lagi kahit gano'n pakabigat yung mga karanasan natin sa buhay. Sabi ko, dasal lang. Lapit lang tayo sa kanya para babawasan yung mga negative na mga energy. Negative thoughts. Pwede naman tayo sa positive. Kaya nagtiwala sa kanya. Bye-bye!